Sa kanyang pagbisita sa Aurora Province kahapon, muling bumanat si Pangulo Aquino laban kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Hindi ito nagustuhan ng depensa, sana raw ay hindi na makisawsawang Pangulo sa impeachment trial. Balitang hatid ni Rida Reyes. Nagpunta sa Balay Aurora ang Pangulo para makiisa sa pagdiriwang ng 33rd anibersaryo ng lalawigan at sa pag-alala sa kaarawan ni dating unang ginang Doña Aurora Quezon, misis ni dating Pangulong Manuel Quezon. Pero tila di naubusan ng baong bala ang Pangulo laban sa naharap sa impeachment na si Chief Justice Renato Corona. Sa kanyang talumpati, nagpatutsada sa punong maestrado. Paano po ba tayo magkakaroon ng kumpensa na ang bawat sentimo ng ating buwis ay magagamit sa tamang paraan? Kung mayroong kawani na gobyerno na hindi man lang alam, ay simply paritbilin. Tinupoy ng Pangulong umano'y di pagkakatugma ng SAL ni Corona sa ipinisintang SAL and records ito mula sa prosecution team. Di po ba sinabi ng Pangulo ng Senado na ang SALN o SAL ay isang personal na balancing? Ang ibig sabihin po, kung ano ang sinumpa mo, iyon din dapat ang pagmamayari mo. Di nagustuhan ng depensa ang panibago na namang pasaring ng Pangulo sa punong maestrado. Bagamat iginagalang daw nila ang kalayaan ng Pangulo na makapagpahayag ng damdamin tungkol sa issue, di raw magandang pati siya ay nakikisawsaw sa takbo ng impeachment. Na separation of powers sa bawat sangay ng gobyerno na dapat ang ehekutibo ay patuloy na ginagawa ang kanyang trabaho na walang kinalaman sa impeachment. Kailangan din niya siguro mag-exercise ng konting restraint sa publiko dahil nga ito'y isang bagay na nakaharap na sa Senate Impeachment Court. Kaya sana yung paglilites at paghuhusga dito kay Chief Justice Corona ay ipaubaya niya na dito sa Impeachment Court. Sa mga pahayag ng Pangulo, lumalabas daw na dito naiintindihang sa ngayon, panik pa lamang ng prosekusyon ang may pagkakataon para maglatag ng ebidensya. Patience is a virtue talaga at syempre importante talaga na sa paghahanap natin sa katotohanan, dapat patas ang laban. Sa tamang panahon, ipapaliwanag niya ang lahat. Ibig sabihin, merong mga dahilan daw kung bakit hindi ganon ang paglalahad niya sa SALN kumpara doon sa mga nakikita natin ngayon, doon sa mga ari-arian at sa mga bank accounts. At kahit pa nababagalan ng depensa sa takbo ng proceedings, kumpiyansa silang maipapanalo ito. Ang prosecution naman nagpasabi na ng 8 bagong testigo, kabilang na si Justice Secretary Laila De Lima. Rida Reyes, GMA News.